So ayan, welcome back sa ating channel mga lods. So meron akong share sa inyo ngayon ano, isang TV 32 inches na ang brand ay TCL. Model ay 32D3000. So ang problem niya mga lods ano, so walang backlight. So ito yung ano natin. So ito yung share ko sa inyo kung paano ang ano tamang pag-ayos, pag-repair ng ano backlight na walang back job para hindi mag-back job sa atin. So ayan, bago tayo magsimula mga lods ano, so huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pahit na ng bell. Pa-all na para lagi updated sa ating ano mga bagong upload na video. So ayan, continue ko tayo mga lods ano. So ayan, makikita niyo lang mamaya ano kung paano yung pangtamang proseso. So ayan, thank you. So ayan, medyo pinahirapan tayo sa ano mga lods sa pagtanggal ng lock ng ano. Nung reflector. So ayan, tanggalin na natin. So ayan, gumamit tayo ng tester ano, backlight tester mga lods para malaman natin yung ano kung saan yung sira na LED bulb or LED lamp ng backlight natin. Problem kasi nito ano, so always almost lahat ng TV kapag ano walang EBR backlight talaga yung tatamaan agad. So yun, kaya kailangan talaga natin ma-repair ng maayos para walang back job. So dapat kung ano yung voltahe ng ano yung mga LED bulb niya, same lang din yung ano papalit mo. So yung na-test natin to no, nasa ano yung LED lamp niya nasa 6 volt kasi nakikita niyo naman konti lang yung ano niya LED lamp, so nasa ano lang 10 lang yung ano niya, so automatic talaga yan na 6 volt yan ang ginamit. Kasi kung marami, kunyari ganyan 2 strip lang, yung iba kasi tatlong strip, minsan
sa isang strip merong ano, anim or yung iba pito. So yun, automatic yun na 3 volts. So yan, kukunti lang pero matataas yung ano niya, LED lamp voltage, nasa 6 volt. So sa pagdating naman ng pag-tester, ano, ingat talaga kasi ano, sa tester kasi may kulit yan. So yan, hindi umilaw yung sa ano, sa baba o yung sa taas, okay lang. So may pundido sa baba. So yan, okay. Next bulb, next lamp, hindi umilaw. So next lamp tayo. Oops, ayun, umilaw. And then next, okay, umilaw din. Last but not the least, okay, umilaw din siya. Ayan, isa lang yung pundido natin mga lods, ano? Isang lamp lang yung pundido. So ayan, din natin palitan yung iba. Yung iba naman style nila is pinapalitan lahat. So sayang din naman, isa lang yung pundido. Okay pa naman, at least i-test talaga isa-isa yung lamp kung pantay ba sila tatlo, pantay ba silang lahat. Dapat kasi nasa 6.2 nare-read ng ating tester. Yan, tinatanggal na natin. Tatanggalin na natin yan. So, tanggalin talaga yung lahat ng ano niya. Yung parang, yung ano niya talaga, pinakalim talaga. Para walang contact. So, pwede naman, no? Kung no choice ka talaga, o kung kailangan ng customer, so, pwede lang po yan, ano, mga lods. Yung style ko po, share ko lang sa inyo, ano, yung ano, kunyari 6 volt lamp yung gamit ni, yung gamit na LED ng TV. So wala tayong ano 6 volt. Ang available lang kunyari, available lang sa atin is ano lang 3 volts. So pwede niyo lang po yan siya, ano, palitan 3 volts, pero ang gagawin mong dalawa i-series. So sa awa ng Diyos, ano, wala pa namang ano nagba-backjab sa akin na ano kunyari ganyan. Yung iba kasi palitan lahat, sa akin hindi. Kung sayang din kasi yung ibang lamp, basta okay pa pag tester, pantay pa lahat, nasa 6.2, okay pa yan. Huwag lang bababa sa mga 5, so need mo na yun siya palitan. So far na test naman din natin, ano, pantay talaga yung voltahe niya. At saka, ano mga lods, ano? So, kapag ka nag-repair ka din ganyan, kunyari, yung isang ano, strip niya is buo pa. So, yun yung ano, yun yung basihan mo sa voltahe. Dapat matester mo kailang voltahe yung isang series. So, kunyari, nasa ano, nasa 27.2. So, dapat yung ni-repair mo, nasa same volt din sila, nasa 27.2. Para pantay talaga sila. Kasi pag ano yan siya, pag may ano yan sa diferensya sa voltahe, kunyari yung isa nasa ano lang 27 na ano, kunyari nasa 26, then yung walang sunog na strip, yung pinagbasihan mo is nasa 28 or 27, so it means yung pinalit mo meron pa ibang sira na ano, meron pang weak na LED lamp. So need mo mahanap yun. So minsan naman isang strip na talaga, buong isang strip, ano, weak na. Hindi na siya ano, kahit anong palit mo, mababa pa rin yung ano voltahe. So palitan mo na siya. Pwede naman, may factory cut naman na ano, BL. Marami naman sa Shopee eh. Pwede ka naman mag-order. So sa pag-open lang talaga nung LCD, no, kapag sobrang ano yung paglagay ng lock ng company sa TV nila, so medyo mahirapan ka talaga sa pag-open, medyo ingat lang talaga sa pagsikwat ng ano, baka yung
reflex or yung LCD na mismo yung masikwat mo or ipatay. Sakit. Tapos siningil mo, mura lang kasi backlight lang. So yan, talaga natin tanggalin itong mga lads, ano. So dapat walang ano, walang contact kasi hindi yan mag-ilaw kung may contact. So yan. Ginamitan ng pinagbabawal na pandikit, no more nails. So far naman okay naman yung si no more nails pag mas maganda kasi siya pagka sa mainit mo siya nilalagay, lalo na kung ganyan umiinit yung ano backlight, mas ano siya, mas matigas, mas didikit din siya. So hindi ako gumagamit ng rugby kasi pag matagal yun parang ano yun siya, parang anong tawag doon, parang matanggal siya, parang ano, hindi same sa no more nails, ano, goma siya, parang rubber, hindi talaga siya matanggal. So ayan, tapos natin tanggalin yung ano, sirang LED. So tatakpan natin yung ano niya kung saan yung tinanggal natin kasi baka yung ilagay natin na or ipapalit natin na BL yung likod niya kasi copper side yun, baka mag-contact. Magtirekta masunog yung ano natin, ibang LED lang. So yun, ilagyan natin ng BC 1000. Safety. Ayan, lagyan natin ang ano, ang tape. And then lalagyan din yung likod ng ano, nung BL natin ng BC 1000. Kapag tapos na, so yung ano, no more nails nilalagay ko is yung sa ano, yung sa side nung mismo nung backlight. Para safety, hindi mahulog. Testing na to, kapag matapos natin itap, test na tayo. So yan, tamang sukat lang. Kung wala ka ding 6 volt, pwede mo din siya sa palitan ng ano, 3 volts. Kaso yung sinasabi ko nga, mag-series ka lang, dalawa. So kahit hindi na ilabas yung isa, yung isang backlight, lagay mo lang dyan sa lobby, dikit mo lang din. So okay na, solve na si customer niyan. Kasi maawa naman din tayo, singilin natin ng mahal yan. Kaso nga lang, kapag ingat lang talaga.
Ang style po natin mga lods ano, so before natin tatanggapin yung TV, lalo na kapag backlight, sabihan talaga natin yung ano, customer na 50-50 talaga buhay ng TV. Kasi hindi man talaga maiwasan, minsan madisgrasya talaga yung LCD. So lalo na kapag mga newbie, ingat talaga, huwag talaga subukang mag-repair ng flat screen na sira yung backlight. Lalo na sinasabi nilang tectomer. Saka pa dadalhin sa'yo kapag basag na yung LCD. So yan, sayang yung TV. So kung di kaya, dalhin na lang sa mga professional na tech. Hindi naman tayo professional, no? Newbie lang din tayo. Kaya ingat lang. Kasi baka makabili ka ng bagong TV. Pero dapat naman, wala namang problema basta nagkasundo lang kayo ni customer na if ever ano mangyari sa ano TV or mabasag mo yung LCD, so wala kang babayaran. Depende lang yun sa ano, sa pag approach kay customer natin. So kapag mag-deal siya, okay, kasi wala, no choice naman din siya eh, kasi so kahit sa, kung sa iba niya naman dadalhin, ganun din yung ano. Okay, for safety na din yun ng mga technician eh. Hirap na, mura na nga siningil mo tapos magbayad ka pa sa TV. Kaya ingat lang. So nasubukan ko na ano, mabasagan ng LCD ano, pero sa awa ng Diyos, hindi naman tayo pinabayad ng customer kasi alam niya naman din nahirap talagang baklasin kasi sinubukan niya na pala. So yun, Samsung yun, ano talaga yung ano niya. So yun, okay na mga lods ano, so nakakita niya naman. So yan, din natin mapantay yung voltahe. So yung sa taas na strip is 27 27.6, so need natin yan ang ating ano, kailangan na mahabol ang voltahe or yan ang kuha natin ang basihan. So tagalan lang talaga yung pag-tester para malaman mo talaga yung totoong ano, kung hanggang saan yung kayang voltahe nung ano. So yan, meron tayo yung sa ni-repair natin, meron 27.3 0.2, 0.3, 0.6, depende sa ano. So need natin ano, yung stable na ano nya, yung sa voltahe yun. Tinister natin lahat is nasa ano, 54.7 0.8. So divide mo lang sa 2 yan, then back na naman sa single strip para sure ball talaga tayo, hindi yan mag back job, 100% talaga yan. So yan, may 27.3 0.2 hanggang 0.2 lang talaga siya. So need na talaga natin mapantay talaga ng mais kasi pag mayroon yung bultahe na ano, lampas sa dalawa yung diferensya nila, so may problema pa yung ibang ano dyan, LED lamp. So sa stable niya is 27.2. So 27.2 talaga yung ano niya. So balik tayo sa taas. So ayun, pantay na sila, 27.2 din. So ayan, tested na yan. Panigurado. So ayun, 27.2. Dapat kanyan talaga mga lods, ano? Pantay yung voltahe ng kada, ano? Kada strip or every strip, pantay talaga dapat. Para hindi mag-back job. So kung mag-back job naman din yan, minsan dito na naman sa task, lalo na kapag walang EBR talaga. Minsan ako dito nag-repair ako, nagre-repair ako ng mga TV, flat screen. So sinasabihan ko talaga yung mayari, no? Kapag katapos ko mag-repair, tinatanong ko kung may EBR o wala. Magsabihan ko talaga na kahit 500 watts lang bilhin, mura lang naman din yun, nasa 1000 plus. Kaysa yung TV yung i-repair, nasa 1000 plus din labor na ulit-ulit niyang ipa-repair. So mas practical kung bibilin lang talaga ng ano, EBR. So yan, takpan na natin. So ito mga lods ano, so di ko siya pwede i-test sa ano kasi na-test ko yung ano niya, yung mismong board niya is pinasukan pala ng ano to, pinasukan ng langgam. So may problema yung ano niya, backlight driver. So in order, nag-order na lang ako ng board niya mismo kasi kaysa i-convert ko, nasa 1000 plus lang din naman yung board niya. So
sinabi ko sa customer ko, palitan lang ng bagong board. Then, yun, palitan lang ng bagong board. Okay naman yung ano, yung backlight. So, pagdating ng board, Manila pa, no? So, pagdating ng board, asalpak na lang natin. So, yan, ingat talaga sa pag, ano, pag sa uli, dyan talaga minsan na didesgrasya yung LCD. Pagka minsan merong mga yung lalo na yung ingat talaga sa mga soldering lead, minsan napatong pala dyan pag pisil mo pa diretso. Makikita mo si Spider-Man. So yan, ingat talaga sa frame. Masakit pa sa break up pag nabasag yung LCD mo, mga lods. Lalo na yung nakikita mo na no, na success na yung backlight mo sa pag-repair. Pagdating doon sa ano, sa LCD, paglagay mo, pagsauli na nung frame. Tapos pag-test mo sa ano, pag-testing mo, pagsaksak mo sa kuryente at pag-anahin. Minsan may guhit-guhit na yung ano LCD. Yan talaga yung minsan na ano, na yung ibang tech nawawalan ng gana mag-repair ng flat screen. At ako na minsan, pagkatingin ko komplikado yung TV, lalo na pag mayroong ano, maliliit na dot-dot. So hindi ko na yung tinatanggap, sinasabihan ko na lang na ano, LCD na yan. Tas may dot-dot, malalaman mo yan mga lods kapag ano, basta may ano ka lang, tester na ano, malalaman mo yan ano, kapag mayroong kailaw na malakas, ilawan mo siya. Kapag may dot na, huwag mo na tanggapin, baka ikaw yung pagbintangan. Hindi natin maiwasan minsan sa customer yan. Ayan, double check talaga sa mga ano no, sa mga side, baka may mga ano, may mga something diyan na nalaglag. Para safety paglagay ng frame natin, safety talaga yung LCD natin. Double check talaga. Dapat yung side ng LCD hindi lalampas sa ano niya, yung sa frame. Kasi delikado yun pagpisil natin sa lock. Grabe pa naman ang lock nitong TCL na to. Ang dami. Nahihirapan ako sa pag-open. So par okay naman yung LCD no. Kasi bago natin ilagay yan, inano natin sa fluorescent. Baka may basag. Grabe talaga yung ano nito na model, yung 32D3000, grabe yung lock niya sa frame. Ang dami. Ano, ang hirap pisilin. Nakakatakot. Medyo ka
kabado na din ako, no, kasi minsan hindi na tayo masyado nagre-repair kasi busy sa solar. So yan, ingat lang talaga sa pag-visit. So meron pa pala ako ni-repair na, no, 43 inch Samsung na plasma. So inantay ko lang din yung ano, board, kasi gusto lang ko. So yung sira is ano, power supply, walang power, so sira yung mga MOSFET nya. So nang may-ari at change board, so change board na lang para sure daw na ano, hindi masusunog ulit. Willing naman siyang mag ano, magastos. So ayan, hanggang dito na lang muna tayo mga lods, ano, kasi nagantay pa tayo sa board. So ayan, thanks for watching mga lods. Maraming salamat sa suporta sa aking munting channel. God bless us all. Bye bye.